Hello guys, so i-ready natin ngayon yung Panasonic na washing machine na inverter na 13.5 kilograms. So active foam system, ayan nakalagay. Siyempre nakabalot pa, alam mo naman tayo. Para, karamihan, siyempre karamihan sa ating mga Pilipino, yung mga appliances natin pagbago, gusto natin, ayaw natin magasgasan. Diba gusto natin magmukha laging bago, kaya hindi natin tinatanggal yung cover. Ewan ko lang yung iba dyan. So, ito yung kanyang model, NA-FS13X7. So ito, itong washing machine na to, kung makikita niyo dyan, sa likod, ayan, naka-direct na siya sa water. So, naka-on lang yung faucet, pero hindi siya pumapasok doon. Automatic yan na humihinto. Tsaka lang yung papasok pag naka-activate na yung, yan, yung mga nakalagyan yan, yung wash rinse, whatever. Kusa siyang humihinto. At ang maganda dito kasi, hindi ito yung first time na ginamit ko to eh. Nagkaroon ng one time na naglalaba ako, tapos bigla siyang, bigla kaming nawalan ng tubig. So, may timer yan. So, kusa siyang humihinto yung timer pag wala siyang nade-detect na water na tumutulo. So, ang ganda niya, safe din siya. And based naman doon sa pag-check namin ng kilowatt per hour namin simula nung nabili namin to, medyo matipid naman siya sa kuryente kasi inverter siya. Ayan. So, ipapakita ko na sa inyo kung paano siya gumagana. Ito yung on-off niya. Ayan. Medyo nakaangat siya ng konti. Una, ang ginawa ko kasi nilalong press ko. Hindi pala ganun. Ang kailangan pala, isang pindot. Ayan. Isang pindot lang siya. So, pwede ka mamili kung normal, speedy, delicate, baby care, comforter. So, nade-detect niya na yan yung bigat. At saka, nagbe-base din siya kung ano yung pipindutin mo dito. So, kapag binuksan natin siya, ito siya. Ayan, medyo magulo. Ayan. Pero yan siya. Pag binuksan natin siya, syempre, dahan-dahan, baka mahulog. Meron siyang ganito. So, dito, syempre, nakalagay powder detergent or liquid detergent and softener. Ayan, ito lang nilalagay ko kasi powder yung ginagamit namin, yung Ariel. Then, dito naman, Fabcon. So, magka-try tayo na magkabit dyan. So, ang mga lalaban ko ngayon is mga, mga dark colored na mga damit. So, syempre, no, alam nyo naman, kapag white lang, kapag ka medyo nasa light, at hindi naman nagkukupas, pwede naman na siyang pagsamasamahin. Then, yung mga dark, syempre, nakahiwalay. Ayan. So, lalagyan natin siya ng powder. Gamit ako nito. Siya kayang hawakan na yan. So, labay. Kayo na lang magtansya na paglagay nyo ng powder. Yan. So, dark siya at may mga pantalon. So, medyo damihan natin ang bahagya. So, ito. Ganito siya karami. Yan. And, maglalagay naman ako ng popcorn. Yan. Mas push lang natin. No. Tapos, maglagay na tayo ng mga damit natin dyan. Ayun, ang ganda niya. Guys, yung ano nito, yung pinaka-dryer niya. Hindi naman siya yung katulad nung sa mga ano ba yun, yung mga laundry shop na yung mainit. Hindi. Tiga lang siya. Pero, meron siya ditong nakaset, meron dito sa button nga yan, sara na natin. Meron dito sa button nga na air dry, ako hindi ko yung ginagamit kasi maaraw naman sa Pilipinas. So, kapag napiga na siya, actually hindi naman na siya tumutulo. Yung iba nga yung mga maninipis na damit, natutuyo na agad after napiga nito. Kahit hindi ko na i-air dry, natutuyo na, konting sampay na lang. So, kapag in-air dry nyo naman siya, 90 minutes, so medyo matagal, time consuming siya. Kaya, sineset ko na lang siya ng ganyan. So, sa mga nilagay ko, hindi naman siya sobrang dami. And yung sa water level, nade-detect niya naman yan mag-isa. So, normal lang tayo. So, try natin siyang start. Ayan. So, makikita nyo, ayan siya. Sorry sa reflection, guys. Ayan, narinig nyo. May tubig na siya natutulo. Ayan, 47 minutes. Ayan. Time left, 47 minutes. So, pwede mo na kayo mag-YouTube, mag-Facebook, maglalaban na siya mag-isa. So, ayan, no? May tumutulo ng tubig. Hindi ko siya pwedeng buksan, eh. Huwag ko lang kung nakikita niyo yung tumutulong tubig. Tulad ng sinabi ko kanina, naka-automatic naman siya. I-on niyo lang yung faucet niyo. Mas maganda kapag ka-pressurize yung water niyo. Pero sa amin kasi, sa case namin, mukhang okay naman yung tubig at saka nade-detect naman niya. Tulad ng sinabi ko kanina,
kapag wala siyang nadedetect na tubig, halimbawa biglang nawala ng tubig, humihinto yung timer na yan. Kapag ka ganun, pwede nyo naman din siyang i-pause. Pero naka-on lang yung tubig mo. Siyempre, huwag mong kakalimutan yung hose nito, yung mga lumalabas na tubig. Siyempre, ilagay nyo sa tamang pag-dispose ng tubig. Kami sa labas namin dinidispose kasi may mga halaman naman dun sinisipsip siya. Yung mga tubig na madumi galing sa mga labada, kaya okay lang. So, medyo matagal to. Balikan natin mamaya. Ayan guys, so makikita nyo yan. Naglaba-laba na siya. Then, makikita natin dito. Ngayon ko lang na video eh, kasi pag binidyo ko lahat, sobrang tagal. Sipin nyo, ilang minutes yan. Sumaguga, ganyan-ganyan siya. Medyo kikembot-kembot. Tapos mamaya may tutulo ulit ng tubig, kadagdag-dagdag ng tubig. Based naman doon sa experience namin sa paggamit nito, in fairness, yung mga damit talaga mabango naman, tsaka malinis. Yung mga puti namin maputi naman. Siyempre, minsan kasi depende sa ginagamit yung detergent powder. Tapos depende rin sa type ng tubig nyo, kasi may mga areas na parang medyo madilaw-dilaw yung water. So, ayun. Nakalimutan ko palang sabihin, kasi hinanap ko dito nung una yung mga lalagyan na ng halimbawa, konting Sonrox, ganyan. Mayroon side pockets dito, oh, ayan, oh. Detergent bleach, hindi ko alam kung paano nagamit yan, at ano, at hindi ko pa na-try. Ayan. Pero ang kailangan lang naman talaga natin dito is yung pinakita ko kanina na parang yung dalawa lang actually, kasi depende kung ginagamit nyo is detergent, liquid detergent. So, nilalagay ko lang talaga dun is yung detergent powder at saka yung fabric conditioner. So, kapag medyo marami yung nilagay ng damit dito, kapag medyo puno, like mga comforter, ganyan, nadedetect na din naman niya. So, ayan, may tutulo ulit na tubig. Tulad ng sinabi ko kanina, yung faucet nyo, okay lang yun na nakabukas. Kasi automatic naman to. Kahit i-on nyo, hindi naman agad papasok dito. Sana rin siyang magde-drain mamaya after niyang ganyan magdabalaba. Magde-drain, tapos pipiga, ikot-ikot siya, parang yung air dry ng konti. Tapos lalagyan ulit ng tubig, tapos lalagdagan ng tubig para mabandawan siya. So far, hindi maasim yung mga damit namin. Galing nga nitong washing machine na to eh. So next time, itatry ko naman gamitin yung air dry. Medyo matagal lang kasi parang 60 minutes siya. So, ay 90 minutes! Hindi ko pa masyadong kabisado to kung pwedeng bawasan ng konti. Pero sayang kasi, total maaraw naman sa Pilipinas. O sayang naman yung araw. Tsaka kuryente. Kaya sinasampay ko na lang. Tapos mga 1 to 2 hours to yun na yung mga damit. So ito na guys. Kanina diba nagdalaba siya. May sabon-sabon. Ngayon, na-drain na siya. At ayan, tinitiga niya na. So nandito na tayo sa may bandang rinse. So bago niya i-rinse, piga-piga muna. So meron tayong 28 minutes. So, binivideo ko lang, kaya medyo binabantayan ko. Pero usually kasi, kapag gabing to, papatugtog muna ako. Or kaya, mag-YouTube ako, ganun. Tapos, tumutunog siya. May alarm to. May kita niyo mamaya kung paano. Indicator yun na parang, uy, pwede ba nang kunin yung mga damit dito? Galing nga eh. Ayan, piga niya maigi para ang mga bula ay talagang mapiga. Tapos, mapupunta na tayo dyan. Malalagyan na siya ng tubig mamaya. So, na-detect niya, no, dahil konti lang naman yung damit na nilaban. Ayoko kasi na natatampakan ng sobrang daming damit. Ang sampayan namin is, ano lang, maliit. Kaya, kapag medyo naipon ng konti, dun lang ako naglalaba. Hindi katulad ng iba na sobrang tambak at saka maglalaba. Basta, kasi naman talaga ng kuryente yun. Pero kasi sa case namin, para ayoko kasi nang natatambak. Kaya kahit hindi pa super duper dami, nilalaban ko na yung mga damit. Yeah. So, ayun, huminto na yung kanyang spin sa pagpiga ng mga may bula-bula. Ayan, meron na lang kay remaining 23 minutes. Ayan, nandito na siya. Sa rinse. So, ayan, iikot. So, tapos may lalabas na ng mga tubig-tubig. So, unti-unti niya lang binabandawan. Then, mamaya, meron na dyang, ano, lalabas na tubig yung talagang bonggang punuan na. Ayan. Ang galing, guys. Maganda rin yung mga top load eh. Kitang-kita mo talaga yung ganap sa loob. Ito siya.
dito, wala lang, kaya napili namin tong Panasonic. Ewan ko ba, mga paniniwala ng mga Pilipino, syempre, pag galing Japan, gawang Japan, matibay, diba? So, wala, kaya pinili namin yung Panasonic. Meron kami nakita na, kinonsider din namin yung Samsung. Actually, parang ganito din yung Samsung, tapos 16 kilos naman siya. Tapos yung price niya, mas mura dito. Ito kasi mabibili nyo siya sa mga mall, sa SM na mga nasa 31,000 something. Sabihin natin, almost 32,000. So, pag kinash siya, kasi kinash namin po, kaya may discount. So, kinonsider din namin sana yung Samsung. Kaya lang, ang problema, yung Samsung kasi, nandito sa baba yung button niya. So, ewan ko, okay din naman siguro ang Samsung. Subok naman na yan. Big brand din. Kaya lang, syempre, pinili namin itong nasa taas talaga. Kasi, para hindi siya mabasa. Nandun siya sa taas. Diba? So, ewan ko, make sense ba? So, ayan, nag-rinse ulit siya. Tapos mamaya, mapupunuin niya na yan ng tubig para sa final banlaw niya. So, ayun guys. Ito na yata yung kanyang final banlaw. So, meron na lang tayong remaining na 14 minutes. Medyo nagaganyan-ganyan muna siya. Yung ba't ganyan? Warm up. Tapos mamaya ikot-ikot na ulit siya para talagang finally mabanlawan na lahat. So, mas nakikita niyo naman, ayan, wala nang bula-bula. Talagang nabanlawan na siya ng bonggang-bongga. Tapos, sumama na rin dyan yung fabric conditioner, I guess. Kasi medyo parang lumalabas na hangin, medyo naaamoy ko ang fabcon. So, ayun guys, hindi ko na binidyo yung pagbanlaw niya kasi masyado nang mahaba yung video. Kapag binidyo ko pa, so, meron na lang tayong remaining na 1 minute. Ayan, tapos na siya. So, ayoko siyang buksan. Ayoko siyang sanayin na kahit huminto na siya, ibubuksan ko na agad yung takip. So, hintayin natin na mag-alarm siya bago natin buksan. Hintayin natin ang kanyang alarm, pero nakahinto na siya. So, sa mga nagbabalak bumili ng ganitong washing machine or naghahanap ng brand na okay, sa tingin ko naman okay ito. Medyo malaki lang siya. Pero, sulit siya. Sana magtagal. Ayan. Ayan, zero. Pag nag-alarm na ng ganyan, ibig sabihin, ayan, medyo malaki siya oh. Pwede na natin siyang ibuksan. Ayan, nakalimutan ko palang sabihin. Kailangan pala ito. Meron siyang indicator dito sa loob, parang bola. Kailangan, para makita na pantay siya, nakalevel siya, nasa gitna siya niyang bilog na yan. Well, sa amin kasi hindi sobrang gitnang gitna, but still, nandun pa rin siya. So, nasa sa inyo kung lalagyan niya na lang ng goma sa ilalim para magpantay, kung medyo hindi pantay ang inyong floor. So, ayan. Thank you, guys. Ito, mabango na siya. Mabango na, okay na, may fabcon na, at bagong laba, at mukhang malinis na sila. So, thank you for watching.